na sumusubaybay sa The Working President. Kamakailan lamang ay bumisita si Pangulong Arroyo sa Camarines Sur. Doon ay inilunsad niya ang iba't ibang proyekto para sa ikauunlad ng lalawigan. Ano-ano ang mga ito? Narito ang focus. Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng pamahalaan sa kabila ng maraming balakid at banta laban sa kapayapaan. Ngunit ang nag-iisang The Working President ay nananatiling matatag. Patunay dito ang ginawang pagbisita ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Camarines Sur noong nakaraang linggo, kung saan pinangunahan niya ang ceremonial switch-on para sa energization ng bagong tayong power lines sa munisipalidad ng Minalabac. Isang maikling briefing mula sa Casireco II President na si Mr. Larry Basmayor ang tinanggap ng Pangulo bago niya formal na pinasinayaan na pagsisimula ng bagong power lines. Sinasakop ng proyektong Casireco II ang pagbibigay ng linya ng kuryente sa 12 kilometrong three-phase power lines at 8 kilometrong single-phase power lines sa mga lugar na nasasakupan ng munisipalidad ng Minalabac. Proyekto ikinatutuwa ng mga residente roon at dahilan upang maging bukas ang kanilang munisipalidad sa iba't ibang business ventures. Formal namang pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang paglulunsad ng isang proposed biomass project sa Libmanan, Camarines Sur. Sa ilalim ng pinaplanong proyektong ito, magkakaroon ng karagdagang kita ang mga magsasaka sa pagbibili ng kanilang mga agricultural wastes tulad ng pinagbalata ng buko at ipa ng palay na i-co-convert sa isang uri ng alternatibong enerhiya. Ang proposed Libmanan Biogen Power Plant ay papattern mula sa isang biomass plant sa India, kung saan ang isang toneladang agricultural waste ay makakalikha ng 8 megawatts na renewable energy electricity na maaaring maging solusyon sa mataas na singil ng kuryente. Na ito ay magbibigay ng enerhiyang mas mura at makakatulong pa sa waste disposal ng mga daan-daang libong metric tons na pinagtatalupan o ipa na nakokolekta taon-taon mula sa palay, mais at nyog dito sa Kabikulan. Maliban dito, namahagi ang Pangulo ng mga certificates para sa turnover ng mga flat bed dryers, bags of corn seeds, certificate for the implementation of a barangay bagsakan project at isang unit ng drum seeder sa mga irrigators associations, farmer cooperatives at sa munisipalidad ng Libmanan sa Camarines Sur. Isang briefing at project overview naman mula kay Presidential Advisor for the Bicol Region, Tomasito Monzon, ang pinakinggan ng Pangulo patungkol sa development ng Bicol River Basin Project. Ang Bicol River Basin Project ay hindi lamang nakatutok sa programang irigasyon. Nasasakop din ito ang malaking proyekto sa forest management at flood control para sa rehiyon ng Bicol na lubos na tinututukan ng pamahalaan. Ang hinihingi ko sa inyo, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa. Magtulungan tayo, pamalang nasyonal, pamalang lokal, lahat ng mamamayan ng iba't ibang bayan tungo sa pagpapabilis ng kaunlaran, hindi lamang ng railroad towns ng Camarines Sur, kundi na rin buong Kabikulan at buong Pilipinas. Diyos mabalos sa Indogabos. Bukod sa telebisyon, mapapanood nyo rin ang The Working President sa rtvm.gov.ph. Samahan nyo ako muli sa susunod na linggo dito sa ating programa. Ako po si Jolene Magdangal na bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat.